balak magpalit ng pipe, be responsible, take the risk. Yo, what's up mga good boys? So, welcome back sa aking channel at napakatagal natin hindi nakapag-upload, 2 weeks yata. Alright, so excited ako sa inyong sabihin na may mga nagbago dito sa motor natin, no? So, brought to you by Love Much Motorworks. So, shoutout sa inyo, Ate Love, Kuya Love, Pops Love, kung ano man pwedeng tawag sa'yo, basta Love. Pero yun nga, bumili tayo sa kanila ng Apido Pipe. So, ngayon gamit ko na siya. At andito tayo ngayon sa Commonwealth area, kahatid ko lang sa girlfriend ko, no? Sa kanyang pinagtatrabahuhan. At tayo nga naman ngayon ay magre-review ng performance niya pauwi. Okay, so medyo nakaramdam kasi ako ng lumakas din yung hatak, or siguro gumaan kasi mas magaan talaga yung aftermarket pipe kesa sa stock pipe. So naramdaman ko yun, naramdaman ko yung arangkada at medyo malaki na itulong. Kaya lang, saying na Apido yung gamit natin ngayon, eh medyo maingay talaga, medyo malutong siya. So matututo talaga ako ditong bumira ng bahagya. So warning sa mga magpapalit ng Apido pipe, use it in your own risk. Okay, so be responsible din kasi talagang pwede kang mahuli pagka ito gamit mo. Kasi sa tingin ko pagka bumomba ka ng bumomba, ma-attract mo talaga yung mga enforcer na pwede kang harangin. Although hindi ko sure kung pasado to sa decibel reading ba yun, decibel meter, pagka sinukat natin yung tunog niya or yung lakas ng tunog. Hindi ko alam kung papasa to, pero hindi ko rin pa siya naririnig na may dumaan sa harap kong naka-apido na click eh. Pero, so yun, performance wise, napaka solid. Solid yung performance. Hindi naman ako eksperto pagdating sa performance, pero syempre as ito yung motor ko, kabisado ko yung galaw nito eh. 'Di ba? Lagi ko siyang dala. And then ngayon, since may 4 days na nung kinabit ko tong Apido natin, talagang ramdam ko na may nagbago sa kanya. Gumaan tapos syempre umingay, 'di ba? Hindi maiwasan 'yon. Pero ano, ang sarap pala ng feeling, no? Kasi dati ayoko nung may pipe na aftermarket kasi nga sabi ko maingay. Tapos nung na-try ko na, parang sabi ko okay pala pagka naka-pipe ka, na parang nakakagana ulit magmotor. Alam mo yun, yung feeling na pain bago kang laruan. Parang ganoon siya. Pero yun nga, magiging maingat ka. So, ito ang payo ko sa inyo, ha. Kung gusto mo magpalit ng aftermarket pipe, kahit hindi na Apido, kahit anong aftermarket pipe yan, tapos alam mo medyo maingay, may mga consequences yan at saka may down ano din. Kumbaga, ito ha, ang unang napansin ko, dati kasi, pag nakastock ako, ang piga ko sa throttle is talagang, ano yan, laging puno, lalo pag sa highway, na sa Commonwealth. Laging naka-full throttle ako. Pero ngayon, since maingay nga siya, nakokontrol ko rin yung throttle ko. Hindi ko pwedeng itigain na sobra yan kasi sobrang ingay. Pakinggan nyo, good boys. I'm not sure kung naririnig ko yun, pero medyo maingay talaga siya. So ngayon, kalmado lang ang takbo ko. Banayad lang ang nilalambing ko lang yung throttle para hindi siya ganun kaingay. Okay? Medyo ano siya eh, bulahaw eh. Medyo baka mapansin tayo ng mga enforcer dito eh, di ba? Ayaw natin mang-attract ng mga huli. Anyways, so yun, yung una ko napansin na sa pag-throttle, medyo makokontrol mo. Kasi no choice ka, kundi i-controlin mo talaga kasi maingay. Pwede ka mahuli. Pangalawa, ang isang kinaganda na ito, naramdaman ko yung medyo bumilis ako ng konti, o hindi naman bumilis, gumaan yung arangkada natin. Yung top speed natin, hindi ko pa natetesting ulit, pero for sure, let's say nadagdagan niya ng ano, from 107 siguro, tingin ko nasa 110 pala. So, feeling ko ganun yung magiging takbo natin sa top speed. Okay, so pero hindi naman tayo into top speed talaga. Masaya lang ako na malakas yung arangkada kasi syempre bilang mabigat ako, 92 kilos ako, mga good boys nga pala, baka hindi nyo alam. Kaya yun, masaya ako dun. Alright, so pangatlo, ang down naman dito is syempre bali nagbigay na ako ng dalawang goods, no? Yung bad naman, pag nagpalit ka ng pipe is syempre, takaw huli kasi may mga city ordinance na inuhuli nila yung mga naka aftermarket pipe. Okay? So ang kaso mo doon is
modified pipe. Oo. So talagang nakakatakot dumaan sa, lalo na hindi mo alam na lugar. Halimbawa, nag-Pasig ka, alam ko sa Pasig inuhuli, Las Piñas, parang mga bandaron, parang pa-Maynila. Kaya ayan. So yun, medyo may takot tayo ngayon. Pangalawa, although kaya mo siyang patahimikin, pero minsan pagpaahon, pag yung paakit yung dadaanan mo, hindi mo maiwasan, kailangan mong pumigado, di ba? Pag pumiga ka, maririnig ka. Maingay talaga pagka paahon. Kaya ayan, use it at your own risk at be a responsible rider. So sa mga gusto magpalit, sana may kahit paano may na-share ako sa inyo na naging experience ko dito. At sana kumbaga may natutunan kayo dito sa vlog na to, no? Then mamaya, syempre pag uwi ko, papakita ko rin sa inyo yung tulog ng makina natin. Pag ayun ng pipe natin, pag naka-idle lang, or pag yung nakatamang start lang. Nga pala, shoutout, no? Shoutout sa'yo, Jeffrey Monterola. So mga good boys, kung napapansin niyo yung logo natin na bago, Sinimoto Adventures na napakalupit, likhaya ni Jeffrey Monterola. So, lalagay ko yung page niya, no, sa mga tropa dyan na gusto magpagawa ng logo, magpa-design ng kahit ano. Actually, kayang-kaya niya yan. Basic lang yun sa kanya. Given na may logo na tayo at maganda na yung disenyo, eh, magpapaprint na tayo ng sticker soon. Okay. Para sa mga solid subscribers natin dyan, mga ka-good boys, mga ka-goods, so lahat kayo mabibigyan yan. At syempre, gusto ko quality yung sticker natin. Kahit first 50 stickers lang muna. Kasi gusto ko yung hindi, ano eh, hindi nagpipade yung kulay, hindi natatanggal basta-basta, at saka maganda yung kulay, syempre. Salamat mga good boys, at nandito na tayo, no? Nandito na tayo sa punto na malapit na tayo sa 1,000 subscribers. So, akalain mo yon, muntik na ako sumuko, pero nilaban ko lang. Pero yun yan, nag-enjoy naman tayo sa ginagawa natin. At lalo na ngayon, marami tayong bagong friends. Shoutout, Team Payaman. So, Kong G, ayan, mag-subscribe din kayo sa mga tropa natin, no? So, subscribe kayo sa Team Payaman. Team Payaman Payabang. Nalilito ba ako? Team Payabang. Okay, si Kong G, si Papi JTV, si Boss Koy. At yun lang, apat pa lang kami, no? Pero eventually, lalaki to. Dahil iniidolo nga namin ng mga miyembro ng Team Payaban Shot. Pero kami yung motorcycle edition. So yun nga, na-inspire lang kami, no, sa ginagawa nila, nakapagpasaya sila ng tao. At at the same place, kami rin kasi makulit kami eh. Makulit kami pag nagkasama-sama kami. Kaya naisip namin na gumawa ng Team Payaban. And shoutout sa'yo, sa aming pinuno. Parang pinuno na namin niya si Kong G. So shoutout sa'yo, buddy. So yun lang. So napapahaba na ating kwentuhan. Doon na tayo sa montage. Yo, what's up mga good boys. So ito, papakita ko sa inyo yung tunog. Pero sana marinig nyo, no? Kasi malayo siya sa Tambucho, syempre. Pero feeling ko maririnig nyo. So kung mapapansin nyo, medyo paahon yung kalsada rito, no? Sa Saranay, sa Congressional pala. So tingnan natin. Game. Focus ako sa throttle, ah. Game. So full throttle. Narinig nyo mga good boys, medyo talagang may tag nga yan, no? So dapat, ayun nga, sinasabi ko kanina, be responsible sa paggamit ng aftermarket pipe. Lalo na kung medyo malutong yung tugtog net. Pero yun nga. So pagkapinigago ng todo, talagang maingay. Pero yun lang, pinakita ko lang sa inyo. Yo, what's up mga good boys? Alright. So, dito na ako sa bahay. So, tara, montage lang tayo. Pakita ko sa inyo yung Apido Pipe. Okay. Yeah. Yan. So, ito siya. So, lalapit ko. Pasensya na. Medyo madumi, no? Pero yan siya. Meron siyang finish na parang stainless type. Ganyan. Then, kung titignan mo siya. Nasira uwi yun. Wala, kauwi ko lang. Naano ko yung pipe, napakita ko lang. Kanino?
mga viewers natin, syempre. Ito, ikaw na mag-review ng pipe ko. Ito yung pipe niya, problema lang dyan. Maganda tulog niyan eh. Medyo nasagad lang sa biyahe. Kasi pumunta ka pare, mula hulo. Kaya medyo pumatok lang ng konti. Hulo. Ayun nga mga good boys, no? So yun yung mga commercial tayo ng konti. So eto, ayan yung stock pipe natin. Ay yung ano, tawag dito, yung ating heat guard sa stock pipe ko. So pwede siyang i-transfer dito. Kaya kung titignan mo siya, hindi mo siya mahalat ang modified pipe na siya or naka-apido na ako. So yung tip naman niya, medyo may pagkakaiba na sa tip, no? Kasi yung tip ng sa Honda Click, 'di ba, ano, may para may stainless cover dito. Ato wala. So medyo halata siya sa likod. And then so syempre sa ibabaw, ayan, ganyan yung makikita mo. So makikita mo na agad na oh, hindi siya naka-stock pipe. So yun nga, be responsible. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Okay. Tapos syempre buksan natin. Naririnig nyo, no? Yan yung idling yan yung idling sound nya. Medyo tahimik at payapa naman sya pagka ni-start na sa umpisa. Pero kung i-compare mo sa stock, syempre kung i-compare mo sa stock, iba na yung tunog nya. Kumbaga medyo malakas na talaga. Kasi sa stock sobrang tahimik, diba? Pero dito talagang medyo parang hindi mo sya buong buo, medyo malutong na nabuo ng konti. Parang ganun, halo sya eh. Pero pagka tinrotel natin, talagang medyo maingay. Tingnan natin na. Ayun. Medyo may kaingayan talaga. So nakakaya sa kapitbahay pag tinuloy ko to. Kaya ganito na lang muna mga good boys. At sana may natutunan kayo sa vlog na to, no? At yung mga magpapalit ng pipe dyan, mga balak magpalit ng pipe, be responsible, take the risk. Kasi may mga, yun nga sabi ko kanina, may mga syudad or city na may mga city ordinance sila na bawal ang naka aftermarket pipe. Kaya hindi lahat yan pwede mong daanan pagka naka aftermarket ka. So mas safe pa rin talaga yung stock. Pero kung gusto mong mag-upgrade, be responsible. Kung gusto mong mag-ride sa malalayong lugar, check mo sa mapa kung ano yung mga city na dadaanan mo. Check mo kung ma-search mo kung ano yung mga ordinansa na meron sa city nila para safe lang, 'di ba? Para alam mo kung nasa tama ka o nasa mali ka. Pero yun nga, mag-ingat na lang kayo mga good boys at huwag kasyadong mabomba pagka nagpalit ka ng pipe. So sa susunod ulit na video natin, maraming salamat sa panonood mo hanggang dulo. Pa-subscribe na lang, pa-like and share. Share mo sa mga tropa mo na gusto magpalit ng pipe, yung mga nababalak magpalit ng pipe. At yun lang yung review natin for the Apido pipe. So peace out.